Layon ng programang relasyon na makapagbigay ng payo na naaayon sa batas. Para higit na maliwanagan sa terminong legal, narito ang ating Word of the Day. Ang ating Word of the Day po ngayon ay Words of the Day. Res gestae. Res gestae. R-E-S-G-E-S-T-A-E. Res gestae. Kwento o mga binigkas na impormasyon matapos maganap ang isang natatangi o nakakasindak na pangyayari. Mm-hmm. Okay, Gladys. Okay, bakit mahalaga yan, Gladys? Okay. Kasi ganito yan. Mm. Alam naman natin yung hearsay rule, di ba? Right. Ang hearsay rule, eh, hindi mo, basta't sinabi mo ang kwento ng iba o ang mga nakita ng iba at ikaw ang nag-narrate, hearsay yon. Yes. Di ba? Sapagkat iba ang nakakita, iba ang bumigkas, tapos ikaw ang nagsalita sa korte, hearsay yon. Chismis yon. Kaya lang may mga exception to the rule. And? Isa na nga dyan, yung isang res gestae. Okay. Res gestae. Ito ang kwento o mga binigkas na impormasyon matapos maganap ang isang natatangi o nakakasindak na pangyayari. Halimbawa, Gladys, ikaw, nakatayo ka sa isang kanto. Okay. Tapos nakatingin ka doon sa kabilang kanto. Doon sa kabilang kanto may bangko. Okay. Tapos may dumating na mga lalaki na nakakasuspicious. May mga takip. Oo, ba? Mga takip. So, binabaliwala mo. Baka akala mo Halloween party lang. Naka-costume so, lang. Okay. May lumabas na matanda ngayon. Oo, oh, oh, oh. Kinakabahan, oh. Pinapawisan, at talagang nagsisisigaw. Oh. May mga magnanakaw na pumasok. Nangnanakaw sila ngayon. Oh. Nangnanakaw sila ngayon. Ayan, nandiyan. Nangnanakaw sila ngayon. Okay. Nakita mo yon. Oo. Oh, oh. So, di ba? So, ngayon, ikaw ngayon ang ginawang testigo. Mm-hmm. Kasi yung taong matanda na nagsabi, na nagsisigaw, yung mga magnanakaw na yon, ang nanakaw na sa bangko, eh hindi na makita. Oh. So ikaw ngayon ang nag-testify, tinanong sa'yo, anong nakita mo? Mm-mm. Well, nakita ko isang mama. Mm-mm. O anong nangyari? Nakita ko, sinasabi niya, may pangnanakaw na nangyayari. Doon sa loob ng bangko. Bangko. Oo. At ano ba nung nalaman? Eh, sinisigaw niya, may nangyayari na at nang nananakaw na yung mga tao sa bangko. Okay. Objection, Your Honor, hearsay. Mm-hmm. Kasi hindi naman nakita ng testigong si Gladys yung mga pangyayaring pangnanakaw sa bangko. Oo. Sinasabi niya lang through the kwento of another. Oh, yung isa. Oo. Oo. Okay. Objection overruled. Mm-hmm. Because it is part of the res gestae. Okay. Bakit naging exception yon, Gladys? Mm-mm. Kasi ang testimonya mo ay tungkol sa mga isang binigkas sa isang nakakasindak na pangyayari na wala talagang oras o pagkakataon yung nabigkas para mag-imbento. Okay. Diba? Yung parang ano na, yung parang it's such an immediate reaction Mm-mm. to a startling event na hindi siya pwede magano man bola. Mm-mm. Yung nakikita niya, binibigkas niya yung nakikita niya kasi nakakasindak yung mga pangyayari. Isa yan sa exception sa hearsay rule. Baga technically napakinggan mo yung pangyayari sa isang tao, Mm-mm. pero yung kanya mga binigkas ay hindi siya pwedeng mang-imbento. Sapagkat yung nagbigkas ay mismo yung nasindak at na-blurt out niya yung pangyayari. So in other words, kung ako ngayong taong yun na nakarinig ng isang statement ng isang nakakita ng pangyayari, pwedeng tanggapin yung sasabihin. That is correct. Hindi yun natatawagin na hearsay. Hearsay yun. Hearsay in a way, pero... Pero hearsay na acceptable. Acceptable. Katanggap-tanggap dahil nga because of yung circumstances na nakakasindak. Yes. Correct. Okay, I get it. Ayan, yan ang mga technicalities sa korte. Oh. Part of the res gestae.